Meron pa ba tayong future sa aviation industry? Ikaw ba ay graduating student or kasalukuyang estudyante na nag-aalala kung anong future mo? Ikaw ba ay nawala ng trabaho dahil sa pandemic? O matagal ka ng graduate, ngunit hindi o nahihirapan makahanap ng trabaho sa aviation industry? Para sa'yo ang vlog na to. Simulan natin sa pag-assess ng sitwasyon. Una, schools are opening up, which means that face-to-face classes are now happening. Mas madali na matututo ang mga estudyante because accepted or not, napakahirap ng online class. Pangalawa, laboratory classes are also happening, which means yung theoretical knowledge natin, maa-apply natin or matatransmit natin into actual knowledge. Itong mga skills na to na napakahalaga bilang isang estudyante ay mahalaga rin pag mag-a-apply ka ng trabaho or kukuha ka ng lisensya for AMT and AET. Before we continue sa vlog natin, I just want to thank, of course, Black Friday Clothing, the Aircraft Mechanic T-shirt. Ayan siya sa likod. And ililink ko sa baba yung shop nila so you can also purchase. Sa mga na-layoff o nagpunta sa floating status, companies are starting to recall employees. I for once was put on floating status pero ngayon nakabalik na. Mahirap siya isipin, matagal siya isipin, pero at least bumabalik na. May mga kasamahan rin ako na nakabalik na, mga aircraft planners, pilots, si Captain Alvin Escobar, yung kasama natin sa vlog natin, mga technician na kasamahan natin dito noong 2020. And masaya siya sa pakiramdam na nakabalik na. So masasabi ko na flights are picking up talaga. And we're here. Employees are calling us back. And lastly, sa mga matagal nang graduate, ngunit nahirapan maghanap ng trabaho or nasa ibang industry, now is the time na mag-apply ulit, sipagan pa. Dahil companies locally and internationally are opening up. Well, sasabihin ng iba, wala kasi akong experience or ang hinahanap kasi ay may experience. Noong nag-apply ako way back 2016, wala rin naman akong experience sa aviation industry. Makapal lang talaga yung mukha ko, kaya gamitin natin yung kapal na mukha natin sa advantage natin, di ba? So to answer your question, may future pa nga ba sa aviation industry? Sa mga estudyante or graduating students, oo. Bakit? Dahil may mga nag-open or mga newly rehabilitated airports, Bulacan, for example, CATS program ng CAAP, for example. Nandiyan rin ang mga instructor natin, mga seniors natin na willing tumulong, willing mag-recommend sa atin sa mga trabaho. Sa mga na-layoff, yes, of course, dahil tayo ang priority para i-recall ng mga companies. Dahil alam nila yung quality of work natin at meron na rin tayong working experience sa kanila. Flights are picking up, sabi ko nga, and aviation industry is well recovering. Napaka-busy na ng airspace natin. Sa mga matagal na natenga or na-misalign ng industry, now is the time, sabi ko nga, bukas naman ang Gen Av, bukas naman ang commercial airlines natin, commercial MRO, bukas naman ang CAAP, ang CAB, nandyan rin ang OTS or Office of Transportation Security, and ang daming opening. So tibayan lang ang loob, gamitin ang experience sa advantage kung nagkaroon ka ng trabaho kahit sa ibang industry. Dahil ako, nag-work ako as a call center way back 3rd year, 4th year college. Pero nagamit ko siya as an advantage nung nag-a-apply na ako sa aviation industry. So ayun lang, the sky is getting better. The sky is getting busier. Hindi man ganun ka-peak before pandemic. We are really sure na post-pandemic, meron at meron pa rin tayong future. And sipag lang, sipag at tiyaga lang. So, thank you for watching this vlog. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Also, follow me on Instagram, Twitter, TikTok, at Facebook at HappyPhilPH. Ayun lang. Maraming salamat mga kapanalig.